Okay, magandang araw mga bro. Ayan, si Laretek ay muli na namang babalik upang magsishare naman sa inyo ng kunting kalaman. Okay, bali bago tayo pupunta mga bro doon sa ating isishare na munting kalaman ay mayroon tayong dalawang shoutout dito. Okay, shoutout kay Trupang TV. Ang sabi dito, katrupa pa shoutout po, tapos patulong na rin konti lang kasi subscriber ko, salamat ng marami. Ayan, shoutout sa iyo Trupang TV, katropa. Okay, isunod naman natin si Sir Glenn Mahinay. Ang sabi dito, pa shoutout po next video mo boss from Pusok, Santa Lapu-Lapu City. Maraming salamat po, boss. Ayan. Okay. Shoutout po sa inyo, Sir Glenn Mahinay ng Lapu-Lapu City. Okay. Marami sigurong Lapu-Lapu dun sa lugar ni Sir Glenn Mahinay. Kaya binansagan ng kanilang lugar ng Lapu-Lapu City. Yan, maraming Lapu-Lapu siguro doon. Okay, tapos na yung ating shoutout at ipagpapatuloy natin yung sishare ko sa inyo na konting kalaman kung paano pa magpakapit ng soldering lead dito sa ating condenser o paano magpadaling hinangin yung ilalagay nating wire dito o magnetic wire. Okay, dito mga bro, ang kailangan natin dito ay siyempre so soldering lead, tapos soldering iron. Bali sa isang tip natin dyan kung paano mapadaling mapakapit yung ating soldering lead dito, kailangan yung panghinang natin mga bro ay nasa 40 watts o hanggang 60 watts. Bali itong ginagamit ko mga bro ay kung ito yung may adjustable ito dito. Ayun, natanggal na siya kaya tinalian ko na ng electrical tape. Bali 60 watts ito mga bro, maliit siya pero malakas, mainit. Ayan, kapag maghinang kayo, ang hanapin niyo ay yung 40 watts hanggang 60 watts o 100 watts. Pero katamtaman na rin yung 60 watts mga bro para hindi naman ganong mainit at hindi ganong mainitan yung ating condenser. Siyempre kapag mainitan yung ating condenser ay nakakaramdam din yan ng init. Isa sa mga dahilan kung bakit kumbaga hindi humahaba ang buhay ng isang condenser kapag mainitan siyang maigi. Okay, tuturo ko lang sa inyo mga bro yung kung paano pakapitin yung ating soldering lead dito. Tapos yung lalagay nating ito magnetic wire o wire. Wireman yung panalin natin. Pero isang piraso lang yung sasample natin. Kasi parehas din lang proseso nito eh. Okay, subukan natin pakapitin. Okay, focus natin. Nakabukas na. Bali, ang gagawin natin pag ganyan may medyo corrosion na o pero bago pa ito kailang na-stack, nagkaroon lang ng corrosion. Ang gagawin natin dito mga bro ay kumbaga yung pagpapakapitan natin ay linisan natin. Ganyan. Kuskusan natin. Para madaling kumapit yung ating soldering lead. Yan. Tapos lagyan natin ng pinaka-holder niya para kung hindi siya malikot. Yan, ganyan. Okay, pagkapitan natin dito sa ating lininisan. Yan. Yan, kunyari yan mga bro ha. Okay, tapos tong soldering lead natin. Ganyan.
Okay, bali ganyan lang natin mga bro, bali punduan natin ito. Kaya linisan muna natin ito, mukha natin. Soldering tip natin. Kailangan malinis to para ano. Ayan, ganyan. Madali, mayroon siyang pundo. Punduan natin. Ganyan. Okay. Pag napunduan na natin na ganyan. Ayan. Ganyan. Sukos-kosan natin ganyan. Ayan mga bro, kumapit na kaagad oh. Mas mainam talaga pagka mainit yung kung mo, soldering iron mo. Ayan oh. Ganyan lang mga bro, magpagapit. Oh. Ayan. Linisan nyo lang yung pagpapakapitan nyo para madaling kumapit. Oh. Ayan. Kumapit na. Ngayon naman yung gagamitin nating wire dyan. O wire na binalatan o di kaya yung magnetic wire. Ito. Ang gagawin naman natin dito ay kung ito. Halimbawa itong magnetic wire ang gagamitin yung panali dun. Pag-alis muna natin. Itong magnetic wire naman natin ay tanggalin din natin yung kanyang ano, yung varnish niya ganyan. Linisan din natin. Yan para ano. Para madaling kumapit ba yung kuha natin. Soldering lead natin. Yan, ganyan. Yan, ganyan nga mga bro. Linisan nyo maiging ganyan o. Pakintabi nyo para ano. Madaling kumapit. Tapos ang gagawin natin. Yan, bago natin ihinang dun sa may condenser natin. Yan. Bali, a-applyan muna natin ng soldering lead bago natin hinangin doon sa may condenser. Yan. Halimbawa, mahaba. Kung mahaba yung kuka nyo doon, hindi, applyan nyo lahat. Pero ang gagawin natin ay, dito lang natin applyan doon sa pagpapakapitan natin doon sa, dito lang natin na-applyan sa ipapakapit natin doon sa condenser. Parang halimbawa lang ba mga bro? Ayan. Okay. Bali, applyan natin ng ano, soldering lead. Okay, ganyan yun lang mga bro. Ayan o, ayan. O, ayan. O, tingnan nyo, madaling kumapit pagka ano, pagka mainit yung soldering iron natin. Bali, not mga bro ha, pagka gumamit kayo ng ganito, 40 watts o 60 watts. Pero pinakamaganda, 60 watts. Ayan. Okay, bali napupunduan na siya. Ganyan, punduan nyo. Ayan, napunduan na siya mga bro. Pwede na nating ihinang dun sa may ano. Good din, sir. Ayan o. Okay. Pawayan mga bro, ayan o. Yan. Okay, pakapit na natin. Ay, bali, punduan muna natin yung ano, soldering iron natin. Yan. Ganyan. Punduan natin para ano. Okay. Ihinang na natin. Oo. Oh, ganyan lang mga bro, magpakapit. Yan. Simple lang. Kitanggalin natin yung kanyang clip. Oh. Ayan mga bro, nakakuan na oh. Ayan oh. Maganda yung pagkahinang niya, hindi yan mapipigtas oh. Oh. Ayan. Ganyan lang mga bro maghinang, ganyan lang kasimple pagka ano, hindi nyo pa alam. Yan, halimbawa, lalagyan nyo na naman ng katabing ano, condenser. Kuskusan nyo na naman to, linisan nyo na naman, ganun.
Tapos yung susunod na kondisyon na ilalagay nyo ay pupunduan nyo ulit yun bago nyo hinangin. Basta ganun sa ginawa natin dito mga bro, ganun ulit yung gagawin nyo dun sa susunod na condenser. Okay. Ganyan lang mga bro, maghinang ng o magpakapit ng soldering lead sa ating condenser at sa ating wire. Ayan. Okay. Paano mga bro, hanggang dito na lang muli at kita-kita na lang tayo sa susunod na mga video ko. Ayan. Hanggang dito na lang muli ang maikling video natin at ayan. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Okay, salamat mga bro.